Ito pong ating pag-uusapan na may kaugnayan po sa dalawang pelikula na ating pong tinangkilik sa nakalipas po na halos isang taon. Ang una po ay ang Made in Malacañang na ipinalabas po Wednesday, August 3, 2022. At ito ay tumabo po sa takilya ng nasa 750 million pesos across the globe. Ito naman pong Martyr or Murderer na unang ipinalabas for regular showing Wednesday, March 1, 2023 ay tumabo din po sa takilya. Ngunit comparatively speaking, hindi po niya naabot o na-beat yung halaga ng inabot po sa unang araw pa lamang ng pag-showing ng Made in Malacañang. Ang unang araw po kasi ng Made in Malacañang ay umabot po sa mahigit 20 milyong piso na gross sales sa mga ticket across the country. Ang ating Martyr or Murderer, wala pa pong figure na inilalabas ang Viva Films. Pero ang sinasabi po dyan ni Direk Daryl Yap is monumental ang naging sales nito pong Martyr or Murderer, but less than doon po sa naging sales nga po ng Made in Malacañang. Ano ba ang mga kadahilanan? Bakit nagkaganito ito pong Martyr or Murderer? Pero wag niyo akong maipagkakamali mga tola, successful. Tumabo pong muli sa takilya itong Martyr or Murderer, pero hindi niya kasi nakuha yung kasing taas ng sales ng Made in Malacañang. Kaya medyo yan po yung ating pagkukumparahin. Maganda pong comparison iyan dahil meron pong MAM, yung Mabuhay, Aloha, Mabuhay. Nang sa ganun, kung ano man yung mga naging pagkukulang marahil sa pelikulang Martyr or Murderer, ay mabigyan po ng pansin at ma-improve ito para naman yung MAM ay mas marami pa pong manood. Reactionan po natin yung video po ng Viva Films tungkol po dyan sa trailer ng Martyr or Murderer. Okay? I hope hindi tayo ma-copyright dito, ano? Viva Films. Ito po, medyo mahaba-haba po yung trailer niya. Pero ganun pa man, i-reactionan po natin ng unti-unti, ano? Teka lang, sa ano ba yon? Balik tayo doon sa aking na pinindot kanina. Ito. Ito po yung, hindi pala trailer, Martyr or Murderer Behind the Scenes Part 1. Okay? Reactionan po natin ito. Makatapos po natin reactionan, saka po natin suriin. Ano ba ang mga maaaring naging kadahilanan bakit po medyo bumaba ng bahagya ang sales ng Martyr or Murderer kumpara po sa Made in Malacañang? Panoorin po natin ang behind the scenes ng Martyr or Murderer. Okay, hindi ko kilala kung sino-sino ang mga artista muli ng Martyr or Murderer, kaya puntahan natin po yung Viva Films. Ang kilala ko lamang kasi ay siyempre si Cesar Montano bilang dating Pangulong Marcos Sr. Ang ating Miss World first runner-up na si Miss Rupa Gutierrez bilang dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, si Christine Reyes bilang Senator Amy Marcos, si Diego Loizaga bilang Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si Ella Cruz bilang Irene Marcos Araneta, at yung iba po ay sina Kyle Bellino, si Marco Gumabaw, Jerome Ponce, Cindy Miranda, Rose Van Ginkel. Hindi ko po sila kilala. Si Mayor Isko Moreno, syempre gumanap po siya na Ninoy Aquino. Meron pang ibang mga artista dito na kilala rin, kilala naman natin kahit paano. Si number one loyalista, I should say, ano? Si Elizabeth Oropesa, nandiyan din si Beverly Salviejo, si Frank Razel, Billy J. Cortez, Sanjna Laparan, at saka si Marlon Mons. I do not know them. Pero pasensya na, pinanood naman natin yung pelikula at tingnan po natin itong behind the scene ng Martyr or Murderer. Di pa tapos sa kasaysayan sa kanya. Kahit yun ang pinapalabas ng mga kalaban niya. Ano bang pinapalabas nila? Hindi tayo mangi-spoil, ano? Kung ano lang ipakita dito, yun lamang po yung ating
bibigyan ng reaction. Ito po yung makatapos pong manok makapanumpa ang dating Pangulong Marcos Sr. noong December 30, 1965. At unang hakbang po nila ito, paakyat po ng Malacañang Palace. Okay? Na siya ang nagpapatay kay Ninoy. What's up guys? And this is Juliana Pariscova. Si Juliana Pariscova Segovia, I do not know kung nandoon siya sa mga crowds, ano. Hindi ko mawari kung nandoon siya. Hindi ko matandaan sa pelikula. Segovia, welcome sa Malacañang of the North! Oy! Bakit nga ba tayo nandito sa Malacañang of the North? Sana sooner or later makapunta din ako dito sa Malacañang of the North, ano. Sayang yung pagkakataon nung nakaraan, nung February 25, ano. Umalis ang team dito ng Team Tugon is February 23. Tapos 24, 25, and 26 nandun po sila sa Ilocos Norte. Pero ito lagi ko sinasabi po sa inyo, wala po akong kinabibilangang grupo at nagpapasalamat po ako kasi nasa Team Tugon ako pero hindi po ako officially part ng Team Tugon. Nagpapasalamat ako dahil pinagkakatiwalaan po nila ako doon. At ako naman ay talagang karangalan na mabaging bahagi ng unofficial ng Team Tugon. At ganun din naman yung mga kaibigan po natin sa MSMA. Ano? Lahat naman po kasi ng mga pro-Marcos vlogger ay tinuturing kong kapatid sa paniniwala para po sa ating mahal na Pangulo. Kaya baka kasi isipin po nila, pagka makita nyo po ako kinalaunan, nasa grupo po ako, bahagi na po ako ng grupo. Hindi po. Maganda po ang Team Tugon ngayon kasi wala po itong tumatayong presidente. Ang tumatayo po rito na leader ay isang mapagkakatiwalaan po natin na public servant. At yun po ay hindi naman masama sapagkat ang layunin lamang ay paratingin sa publiko ang mga magagandang ginagawa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang pamamahala. Balik po tayo dito po sa nire-reaksyonan po natin na video, no? Kasi meron tayong mahalagang trabaho ngayon dahil ako po mismo ang magdadala sa inyo sa set ng pinaka-pinag-uusapang pelikula, ang Martyr or Murderer, directed by siyempre Daryl Yap. So ipapakita namin sa inyo lahat ng preparasyon, paghahanda ng mga artista, crew, production designer, lahat yan masisilip nyo dito lang sa behind the scene ng Martyr or Murderer. So ano pong hinihintay ninyo? Let's go! So guys, ito ang buong setup, ang production. Nakikita ninyo mga tol, ang Martyr or Murderer ay talagang binigyan ng panahon, ng sapat na pondo para po malikha ito. Ito po ay sinuot sa iba't ibang lugar at pagkakataon. Ang casting po dito napakarami kumpara po sa Made in Malacañang. Okay? Panoorin nyo po ang behind the scene trailer po na ito o behind the scene clip ng Martyr or Murderer Part 1 at hindi ko na po ipe-play ng buo. Babalik na po tayo doon po sa ating pinag-uusapan. Ang katanungan ko po kasi is, mahihigitan ba ng Martyr or Murderer ang kinita ng Made in Malacañang? Ako, nais kong mahigitan kasi kapag nahigitan nito ang Made in Malacañang, ang lakas ng hilik ni Mama Dog, ano, naririnig niyo ba mga tol? Kapag nahigitan nito ang Made in Malacañang, ibig sabihin malaki po ang kikitain nito at alam naman natin kung ano po ang bahagi ng kikitain nito. Ang mga kita na parte, partikular kay Senator Amy Marcos ay mapupunta po sa pagtulong sa ating mga kababayang Pilipino. On the other hand, magkakaroon po ito ng magandang revenue kung saan makakapagbayad po sila ng magandang tax sa gobyerno. At yung tax sa gobyerno na yon, gagamitin naman ng ating gobyerno para po sa kanilang mga programa sa ating lipunan. O kaya sana mahigitan ng Martyr or Murderer ang kinita po ng Made in Malacañang. But to be honest with you, I don't think na mangyayari pa po iyon. Hindi po ako negatibo, I am just realistic.
Ano? Kasi 750 million ang kinita po ng Made in Malacañang. Yan po ay makikita nyo sa internet. Hindi ko naman kailangan ng ipakita pa sa inyo. Naipakita ko na po yan sa mga nakalipas po natin na live streaming. Kasi may mga nagsasabi, more than 800 million daw po yung kinita ng Made in Malacañang. Hindi po, nasa 750 million pesos po. Pero ikatlo po ito sa overall blockbuster hit ng pelikula. Ang pinangunanguna po kasi dyan ay mula po sa Star Cinema na Hello, Love, Goodbye. Yung kay Alden Richard saka kay Bernardo Katrina. Ano? Na pelikulang Hello, Love, Goodbye nga na kumita po ng kulang-kulang 900 million pesos. Ngayon, going back dito sa Martyr or Murderer, ano-ano ba ang mga kadahilanan? Bakit hindi po nito mabibit na ang Made in Malacañang as far as I'm concerned? Unang-unang dahilan po nito, to be honest with you, is that nakalulungkot ito dahil nakakabahagi-bahagi po tayo. Yan po ang katotohanan. Marami po sa ngayon ang mga pro-Marcos before na ngayon ay anti-Marcos na. Marami po sila, 6% po iyon, 100,000 po iyon, eh. Marami po iyon. Ano? Yung 6% po na yan, mga anti-Marcos na sila na dating nanood ng Made in Malacañang at ngayon hindi na po nanood ng Martyr or Murderer. Significant din po yung numbers na yon, mga tol. Across the globe, ano? Although dito sa Pilipinas, nationwide pa lamang ang showing, pero definitely, yung mga anti-Marcos na yan ngayon, hindi na po yan manonood ng Made in ng Martyr or Murderer. Kung saan noong sila pa ay pro-Marcos, nanood po sila ng Made in Malacañang. Pangalawang punto na nakikita ko, mas busy po ang tao ngayon. Mas inuuna po ang mga hanap buhay kaysa manood po ng sine. Unlike before noong August 3, 2022, hindi pa ganoon kabusy ang mga tao. Marami pa po ang talagang may pagkakataon na mamasyal, ang kanilang mga hanap buhay ay pwede pong ipang sa tabi, isang tabi lang muna at unahin yung kagustuhan nila bilang isang pamilya na maging masaya. Ano? Kaya kung titingnan po natin August 3, 2022 at March 1, 2023, ako po ay sa parehas na sinihan nanood sa SM Mega Mall. Ang napansin ko po una sa lahat, wala pong pila sa ticket booth ng lahat pong pelikula. Hindi lamang po sa Martyr or Murderer kung hindi ang mga kasabay po nitong pelikula. Noong nakaraang taon, isinabay ang Katips. May pila po sa Katips, pero di hamak na napakahaba po ng pila sa Made in Malacañang. Ngayon sa Oras de Peligro at saka sa Martyr or Murderer, wala pong pila. Kung titingnan po natin ang online ticket ng SM Cinema, may mga bakante pong upuan sa Martyr or Murderer. Sa Oras de Peligro, halos lahat bakante ang upuan. Pero sa Made in Malacañang noong August 3, 2023, sold out halos ang bawat cinema sa screening time. Kaya nga hirap na hirap po ako kumuha noong panahon na yon ng ticket online para ipamigay po sa ating mga kapatid na manonood ng Made in Malacañang. Mas marami po ang ticket na naipamigay ko po noon, 20 ticket. Ngayon, ang naipamigay ko lamang po ay 8 ticket. Ang halaga po nito ay nasa 3,800. Mas mura ang ticket noong August 3, 2022 kumpara po sa ticket ngayon na medyo nagmahal po ng bahagya. O yan po, ano? Ikatlo, alam naman po natin na hindi maikakaila ang inflation growth or rate dito sa ating bansa. At hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo. Sa kasalukuyan, meron po tayong 8.7 inflation rate nitong January na bahagi po niyan ay talagang magpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Practically speaking, ano ang uunahin mo? Pagkain o panonood ng sine? Di ba pagkain? Ano uunahin mo, hanap buhay o panonood ng sine? Di ba hanap buhay? Salamat at may mga mabuti ang kalooban na namimigay po ng tiket dahil meron po silang kakayahan na magbigay po ng additional para po sa kanilang kapwa. Pero sa ngayon, medyo limitado po ang gumawa niyan. Katulad ko po, 8 lamang ang tiket na naibigay ko, samantala last year, 20 tiket po yon.
Bumili ako ng online ticket at mayroon akong binigyan ng mga cash. Ngayon ko lang po sinabi sa inyo kasi kailangan ko pong inkumpara ito sa kasalukuyan. Ano? Ika-apat na pagkakataon kung bakit sa tingin ko mas marami ang nanood sa Made in Malacañang kaysa sa Martyr or Murderer. Dahil para po sa akin bilang nakapanood na ng dalawang pelikula na ito, mas tumabo po sa puso at isipan ko ang Made in Malacañang. Baka ilang beses po akong naluha sa panonood ko ng Made in Malacañang, to be honest with you. Kahit nang inuulit ko po itong i-replay nitong February 28 sa Viva Prime, naluluha pa rin ako. Kapag ka nakikita ko yung mga scenes na talagang napaka-emotional para po sa akin. Pero sa Martyr or Murderer, I'm sorry to say that, to say this, hindi po ako naluha sa Martyr or Murderer. Kahit gaano kalalim yung emotions na nakikita ko sa mga artista. Yung pagkakataon kung saan pumanaw ang ating dating Pangulong Marcos Sr., hindi po ako naluha. Mas naluha pa po ako nung sila po ay lumilisan sa Made in Malacañang doon sa palasyo. Yung scene sa Made in Malacañang kung saan sila po ay lumilisan. Nung nagsalita ng huling sona itong si dating Pangulong Marcos Sr. doon po sa Made in Malacañang, ha? Hindi sa huling sona talaga ng kanyang pamumuno. Doon lang kasi ang title po ng chapter na yun ay huling sona. No, makailang beses po akong naluha. Siguro, dahil po sa pagkakataon na yun, mas appreciated ng mas maraming tao na katulad ko ang Made in Malacañang kumpara po sa Martyr or Murderer. Kaya inulit-ulit ito. Maraming mga kababayan po natin ang nag-ulit-ulit ng panonood sa Made in Malacañang. Pero ang Martyr or Murderer, I do not know kung uulitin ko sa sine. Pero siyempre sa Viva Prime, uulitin ko yan. Ano? Ayan yung mga nakikita kong factors. Ayokong siraan ang isa. Wala akong sinisiraan dito. I am just honest sa aking... I just want to be honest sa aking constructive criticism. Ikalima is... Doon sa Made in Malacañang, walang boring moments po sa akin. Bawat yugto, ninamnam ko. Bawat scene, talagang tumatatak sa puso at isipan ko. Sa Martyr or Murderer, marami pong pagkakataon na na-boring po ako. I do not know bakit. Ang ganda po ng pagkakagawa. Napakaganda ng production. Napakaganda ng mga effects na ginamit. Yung setting ng video, napakaganda. Yung movement ng camera from one artist to another, napakaganda. Pero yet, hindi ko talaga maramdaman yung naramdaman ko sa napakasimpleng pagkakagawa ng Made in Malacañang. To be honest, alam nyo mga tol, ang Made in Malacañang ay napakasimple lamang ng pagkakagawa. Napakasimple lamang. Para lang isang shoot na okay na kagad. Tinutukan ng camera, okay na kagad. Pero ito naman, Martyr or Murderer, sinasabi naman ni Direk Daryl Yap, lahat naman, take one lang. Yet, talagang pinagandaan. Yung galaw ng camera, yung environment, yung casting, pinagandaan talaga, ginastusan. In fact, nag-shoot pa sa ibang bansa. Pero bakit ganun ang nangyari? Di ko alam. Siguro, kadalasan kasi talaga sa lahat ng mga trilogy, like for example, Matrix, Lord of the Rings, yung kay Keanu Reeves din na isang action movie, yung kay Jackie Chan na apat na series, at lahat halos ng mga movie na series, ang kadalasan talagang kumikita ay yung part 1. Most of them natatalo, and most of them hindi natatalo ang part 1. Laging malaki ang kinikita ng part 1. Lord of the Rings part 1 ang laki ng kinita. Except yung mga matagal ng pelikula na nagagawan po ng bagong pelikula ngayon kasi iba ang halaga ng pera noon sa pera ngayon. Like for example yung Star Trek, ano? Saka yung mga movies na Harry Potter. Kadalasan ang sa sobrang tagal kasi ng pagitan mula sa umpisa hanggang sa pinakadulo,
ang value ng pera noon ay maliit kumpara sa value ng pera ngayon na malaki. Kaya mas malaki talaga ang magiging gross sales. Ito kasing pagitan po ng Made in Malacanang is 6 months lamang. At sabi nga ni Direk Daryl Yap, after 6 months, ipapalabas na po ang Mabuhay Aloha Mabuhay. Kaya yung comparison sa kita ay talagang nandoon ang halaga. Kung magkano ang kinita noon, almost the same sa magkano, ay kung magkano ang in-spend noon ng tao, almost the same sa i-spend din ng tao ngayon. Kumbaga yung appreciations ng pera sa nakalipas na 6 buwan, alos hindi nagkakalayo sa kasalukuyan. Okay? Although mayroong mga factor na inflations na tinatawag sa ngayon. Kaya medyo yun ay isa sa mga factor sa appreciations ng pera po natin. Ngayon, going back, sa comparison po natin sa dalawang pelikula, inuulit ko, wag niyo po akong ipagkakamali na sinisiraan ko ang Martyr or Murderer. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang Martyr or Murderer ay tumabo po sa takilya. Ito po ay malaki ang kinita kumpara sa Oras de Peligro na kalaban po nito ngayon sa sinema. Pero hindi niya po talaga nahigitan ang kinita ng Made in Malacanang. Puntahan po natin ang Facebook ng Viva Films kung saan ito po ay ipapalabas sa iba't ibang sinema sa ibang bansa. Mag-update na po tayo. Para po sa USA, nandiyan po sila sa ano ba itong mga date na ito? March 10 in US cinemas. Ano? Alexandria, Virginia Beach, Elizabeth, New Jersey, Glendale, Arizona, Madison Heights, Burbank, California, Orange, California, Industry, California, Alexandria, Virginia. Ewan ko kung tama po yung mga nababanggit kong lugar, ano? Hindi ko sigurado yung acronym eh. Pero March 10 po ang showing sa USA. Napakaraming mga cinema po ito. No? March 10 po yan. Okay, USA lahat March 10. And puntahan naman po natin yung mga post ni Direk Daryl Yap, mga tol. I-observe natin yung post ni Direk Daryl Yap. Yan. Ano ang kanyang latest post? Yan. Nagpapasalamat po siya sa mga manonood po ng Martyr or Murderer. Meron po isa ritong komento. Sabi, titigan scene. Ito po yung titigan ng dating Pangulong Marcos Sr. at saka si Ninoy Aquino. Sabi dito, that was breathtaking. Kinabahan ako sa scene na to. Ang ganda ng pagkakagawa, moment of silence, pero iba ang impact. Pero actually, yung titigan scene na yon, tinanong ko si Top Wife, na-board ka ba doon sa titigan scene? Okay naman, kaso lang ang tagal, sobrang tagal talaga para po sa akin. Kaya medyo na-board ako sa titigan scene. Sana sa susunod na pagkakataon, medyo bawasan yung tagal. O kaya naman, I don't want na i-criticize si negatively dito si Direk Daryl Yap. Hindi na sino ba ako para po this is only a suggestion from a viewer. Kasi after all, kaya nga siya director para po sa ating mga manonood eh. Ang suggestion ko lamang naka-steal kasi ng ganun yung scene tapos walang movement ng camera. Hindi nakikita yung facial reactions ni Ninoy Aquino at saka ni Ferdinand Marcos Sr. Which probably kung ipinakita yung facial reaction ni Cesar Montano at saka ni Ninoy Aquino bilang si Isko Moreno bilang si Ninoy Aquino, mas makakapagdagdag po sana ng intense moment noon sa pagkakataon yun. Kasi nanonood ako ng ganun. Ang tagal. Tagal talaga nung titigan po nila. Yung Imelda and Ninoy scene, perfect po yun. Ano, yung nag-usap si Ninoy Aquino at saka si Imelda, palakpak po ako doon. Napakaganda ng palitan ng konversasyon nitong si Imelda at saka si Ninoy. Napakaganda po nung scene na yun at hindi po ako na-boring doon. Yung phone booth and hospital scenes, nagtataka ako bakit hindi ko maramdaman yung lungkot. Samantalang ako po'y namatayan ng ama. Pero doon sa scene
ni Christina Reyes nung siya po ay tumatawag sa telepono, kausap ang kanyang ina at sa huli, nung kanyang kinakausap ang walang malay ng si dating Pangulong Marcos Sr., di ko maramdaman talaga yung emotions ko na makaplow doon sa scene na pinapanood ko. Agamulak scene. Ito, isa sa mga magandang magandang pasulyap sa Mabuhay Aloha Mabuhay. Kasi bakit? Ipinakita ang bagong pangulo po natin sa katauhan po ni Agamulak. E pagka sinabing Agamulak, the name itself, eh alam na natin kung gano'ng kagaling. Sinabi pa dito, this film of Darry Yarp is worth every penny. I agree. Itong Martyr or Murderer, hindi po masasayang ang pera nyo, ano, kapag ka pinanood nyo po. Ang dami kong bagong nalaman na hindi ko alam na nangyari pala sa side ng mga Marcos. And that is very unfortunate para sa akin. Kasi bakit? Halos lahat po ng mga napanood ko, 75% ng Martyr or Murderer, alam ko na po. Yun ang medyo hindi po interesting sa akin. Kasi alam ko na eh. Sabi ko nga po sa inyo, napakalalim po ng pagmamahal ko ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sumasaliksik ako. Kung nasubaybayan niyo po ako noong October 21, 2021 sa pagbablog ko sa ating Pangulo, detalyado ko pong nailalahad ang karamihan sa mga naging buhay ng ating Pangulo at ng kanyang pamilya. Kaya perhaps ang mga hindi ko na lang nalalaman doon, yung mga account ni Senator Amy Marcos sa pelikula. Unlike sa Made in Malacanang na talagang naku-curious ako. Kasi nung mga panahon na yon, hindi pa ganoon kalalim pa ang mga nalalaman ko sa pamilya Marcos. E lumipas na ang mga panahon, nabasa ko na ang mga panulat ni Colonel Arturo Aruwisa, ni Thea Tan, nitong si Kaki Rocky, mga nagsusulat sa Manila Bulletin at Manila Times na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya medyo malalim na po yung kaalaman ko. Kaya dito, although si Mikael Kim Mendoza ay marami siyang nalaman na hindi niya pa alam, ako po kasi medyo alam ko na yung kwento. Okay? Ang daming revelations. Ang revelations sa akin dito, mostly yung mga kwento ni Senator Amy Marcos. Okay, tuloy pa po tayo. Oh, ito pa, sabi ni Direk Daryl Yap, wow, my film ang manananggal na nahahati ang puso. Ah, iba siguro yan. But anyway, mga tol, yun lamang yung aking komento sa pelikula po na ito. Overall, the best ang pagkakagawa po nitong si Direk Daryl Yap sa Martyr or Murderer. So far, wala po akong nakikitang pelikula na tutumbas dito maliban sa Made in Malacanang na si Direk Daryl Yap din naman ang gumawa. Kung ikukumpara po natin ito sa ibang mga pelikula, eh wala, lalamunin po sila ng buo ng Martyr or Murderer. Ano, hindi nila kayang tumbasan ang kagandahan na nakita ko sa Martyr or Murderer kumpara sa mga pelikula na isinasalang ngayon sa takilya. Pero, nandyan palagi ang pero eh. Kasi nandun yung pamantayan ko sa Made in Malacanang. Para sa akin, the best ang Made in Malacanang at kahit ulit-ulitin ko ito, hindi ako magsasawang panoorin. Maraming salamat sa inyo mga tol.